Magandang umaga mga bata, handa na ba kayong makinig? Tayo ay nasa ikatlong quarter na at ikalawang linggo sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikatlong baitang. Ang layunin natin sa araw na ito ay nakapagpapahayag ng isang tanda ng mabuting pag-uugali ng Pilipino ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan. Nakakapagpanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran. Oras na mga bata upang tayo magbalik-tanaw. Ano ang inyong nakita sa larawan? Tama! Sa unang larawan, kung inyong makikita, nagmamano ang bata sa matanda. Ito'y pagmamano. Sa ikalawang larawan naman, nakita natin ang mga kalalakihan na nagtutulungan. Ito naman ay bayanihan. Sa ikatlong larawan naman, gumamit siya ng magalang na pananalita o pagpapasalamat. Maaari rin tayong gumamit ng po at opo. Ito'y ilan lamang sa mga kaugalian nating mga Pilipino. Tunghayan naman natin ngayon ang pamayanang tatawagin nating pamayanang di nagkakaisa. Bakit kaya? Ano ang napansin sa larawan mga bata? Tama! Sila ay nagpapaputok ng dinamita upang mangisda. Nasisira nito ang mga bahay ng mga isda at namamatay din ang mga maliliit na isda. Ito rin ay nagdudulot ng polusyon sa ating kapaligiran. Ito ay halimbawa ng ilegal na pangingisda. Ano naman ang nakita sa larawan, mga bata? Tama! Ito ay maruming ilog na nakakapagpabaha sa ating mga bahay. Namamatay din ang mga isda. Nagdudulot din ito ng maruming tubig sa ating kapaligiran. Ito rin ay nagdudulot ng iba't ibang sakit. Anong nakita sa larawan, mga bata? Tama! Walang habas na pagpuputol ng mga puno. Pag pinutol ng puno, ano kayang mangyayari sa atin? Magdudulot ito ng pagbaha sa kapatagan. Ano naman ang nakita sa larawan mga bata? Tama! Kahit saan, nagtatapon ng basura. Pamumugaran ito ng mga peste tulad ng langaw, lamok, at daga. Pinagmumulan din ito ng sakit ng mga tao. Kaya kung tayo walang disiplina, malamang mapupuno na ng basura ang ating mundo. Mga bata, may natutunan ba kayo sa mga larawang inyong nakita? Subukan natin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga larawang ipapakita. Lagyan ng masayang mukha kung ang larawan ay nagpapahayag ng pagsunod sa tuntunin at malungkot naman kung hindi. Pagsusuot ng face mask. Pagpuputol ng mga puno. Pagtatanim ng mga halaman. Usok na nagmumula sa pabrika. Pagtatanggal ng mga plastik sa ating karagatan. Mga sagot sa ating pagsasanay. Number 1, masayang mukha. Number 2, malungkot na mukha. Number 3, masayang mukha. Number 4, malungkot na mukha. Number 5, masayang mukha. Binabati kita mga bata at nakuha nyo lahat ng mga tamang sagot. Tumpak!
Tunghaya naman natin ang pamayanan na tatawagin nating pamayanang malinis. Anong nakita niyo sa larawan, mga bata? Tama! Malinis at maayos na kapaligiran. Tunay na kaaya-ayang pagmasdan ang malinis na paligid. Nakakaenggan yung tignan ang mga bata na sa murang edad marunong nang maglinis ng ating kapaligiran. Kung hanggang paglaki ay dadalhin nila ito, maaari wala nang kalat na makikita tayo ngayon sa ating kapaligiran. Mas masarap maligo sa karagatan kung ito'y malinis. Makikita sa larawan na nagkakaisa ang mga tao sa paglilinis ng ating karagatan. Bawat isa sa atin ay may obligasyon na pangalagaan ang ating kapaligiran. Makikita natin sa larawan ang pakikiisa nila sa paglilinis ng kanilang komunidad. Tandaan, mga bata, kung tayo ay may disiplina sa lahat ng bagay, lahat ay may isa sa ayos. Ang kalinisan ay nagmumula sa atin, mga bata. Ang simpleng paghihiwalay ng nabubulok sa di nabubulok na basura ay malaking kaginhawaan na para sa ating planeta. Iisa lamang ito at hindi na napapalitan, kaya nararapat lamang na ito ay ating pangalagaan. Mga bata, mayroon tayong karagdagang gawain. Sagutin ang mga tanong. Paano tayo susunod sa tamang tuntunin sa pakikiisa sa ating pamayanan? Magbigay ng halimbawa at isulat sa papel. Kung lubusang naintindihan ang lesson, maaari mo nang sagutan ang iyong module. At kung hindi naman, balikan mo lang ito. Paalam!